Of course, it is already a very, very foregone conclusion that the Bible is a book of wisdom, the book of great wisdom. And lessons can be seen and found anywhere and everywhere in its pages. You learn sometimes by reverse, by not doing what you see being done, or sometimes by direct obedience to what is being commanded. Noong nakaraan po tayo nag-aral na lessons from the gazelle. Today, we're going to do more lessons from the ant. Yung mga animals na nabanggit sa Bible, maraming mga lessons tayong matututunan because they too are creations of God. At sa kanilang mga ugali, at sa kanilang mga behavior, marami tayong makikitang lessons applicable to our own lives. Salamat Panginoon dahil kami tinipon nyo ngayon para sa mga kapatid na patungo pa lang, ilayo nyo sa masasamang tao at masasamang espiritu, Panginoon, pagpalain nyo makarating ng maluwalhati. Salamat at kami nakarating dito, Panginoon. Nakarating kami at pumunta upang pagpalain nyo, upang magpalinis sa inyo, upang tumanggap ng mga marami ninyong pagtuturo, at upang magdala na aming mga handog, mga ikapu, awitan kayo, sayawan, Panginoon, purihin, pasalamatan. Nawa makipagtagpo kayo sa amin, Panginoon, katagpuin nyo pong aming mga kailangan, aming mga katanungan, at kami naman ay sa aming katagpuin kayo bilang mga mananampalataya. Sumasamba kami sa iyo, Panginoon, humihingi ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan, ng kalinisan para sa aming mga karumihan. May you empower us to see your face, to hold your hand, and to obey you. Teach us, Father. Be our speaker. In the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, we ask. Proverbs 6:6-8. Go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Ang Biblia po, ang daming mga observations sa nature, sa mga halaman, natural law, and even animal life. At sabi, masdan mo, tingnan mo, matuto ka mula sa langgam, ikaw na taong tamad. Tingnan mo, pag-aralan mo ang kanyang mga pamamaraan at nang ikaw ay matuto. Sabi, wala naman itong pinuno, wala naman nag-uutos, wala nagbabantay, walang amo. Pero, nag-iipon ito ng kanyang buong pagkain sa isang taon, sa araw na pwede, sa tag-araw. At ito ay nag-iipon, nangunguha ng mga pagkain sa panahon ng tag-ani. A very, very practical lesson that only an observant person can see. From the ant, we see lessons here. And lesson one is, do not be sluggard. Do not be lazy. Para namang kailangan mapag-aralan ng bagay na yan, pero maraming nakakalimot sa ganitong napaka-simpleng katuruan na hindi dapat, hindi marapat ang tao na maging tamad at babagal-bagal. Isa sa mga sampung utos ng Diyos, Exodus 20 verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. Parang simpleng-simple lang yung statement na yon, 6 na araw ka magtatrabaho, gawin mo lahat ang iyong gawain at pagkatapos magpapahinga ka sa 7th araw. Pero hindi lang ganun kasimple. Makikita natin yung placement of the ideas, magtrabaho ka muna bago ka magpahinga. Gusto natin maging very, very numerically precise. You say, work 6 days a week and rest on the 7th day. But a deeper idea says, before you even think of resting, think of working first. Bago ka magpahinga, eh magtrabaho ka muna. At malaki ang trahedya kung nauuna ang pahinga kesa sa trabaho. Sa mga estudyante, yung inuuna ang pahinga, inuuna yung lakwatsa, inuuna yung pamamasyal kesa maghanda, mag-aral, gumawa ng mga projects, nagkakandara pa pagka mga last days na. Tragedy ang nangyayari pag nauna ang pahinga. Sa buhay man, pag nauna yung layaw, nauna yung sarap, nauna yung mga pasyal, nauna yung mga bisyo, tragedy ang nangyayari sa mga araw na darating. Yung mga last days ng tao nagiging miserable. Kailangan talaga nauuna yung pagtsatsaga, nauuna yung pagsisikap, nauuna yung pag-iimpok, yung paggawa ng dapat. At nang sa ganun, habang tumatagal, ang buhay papaganda. At kung ang tao ay papahina na, tumatanda, doon siya aani ng marami, nakakaroon siya ng maganda, graceful na pagtanda. At maging ang kanyang kamatayan, handa siya, meron siyang paglilibingan, meron siyang nakahandang damit, ataol, etc. Hindi kailangan na ipalimos, ipagpahingi habang siya ay nahihirapan. Nauna kasi ang paghahanda. Lesson 2 from the ant, be self-disciplined. Kailangan binabantayan ang sarili. Yung daw langgam,
Walang commander, walang overseer, walang ruler, walang bondi clock, walang attendance sheet, walang supervisor, pero trabaho ng trabaho. What do we learn from the ant? Be a self-starter. Kailangan may sariling palo, may sariling kusa ang tao. Be self-motivated and be self-regulated. Kung ang langgam na itinuturing nating mababa ang level sa creation kesa sa tao, eh, binabantayan ang sarili. Nagsisikap, hindi kailangan pilitin, dapat ang tao higit lalo pa doon. So we should be responsible for ourselves and for our work. Kung ano ang talent na ibinigay sa'yo ng Diyos, tungkulin mo yan na patingkarin, patalasin, pagandahin. Binigyan ka ng talent to sing, kailangan ayusin mo yan para makakanta ka ng makakanta ng higit lalong mabuti. Meron kang talent to paint, meron kang talent sa skills, sa science, sa gymnastics, whatever it is your personal duty to do what you can to improve that. Kailangan tinitingnan natin kung anong dapat natin improve, ano yung ating mga strong points, and we focus on the strong points. While we work on our weak points, but it's pointless to devote all your life focusing only on your weak points. Because you will only be a second-rate worker, a second-rate person, a second-rate producer when you're not operating in your best field of giftedness. So we should be responsible. Ephesians 6:7-8, sabi sa mga nagtatrabaho, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. Because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is slave or free. Sino ang tinutukoy dito? Yung mga naglilingkod? Very especially sa church. Or naglilingkod sa mga ibang mga larangan ng buhay na wala nang inantay kundi sila ay bantayan, purihin, bigyan ng award, bigyan ng increase, bigyan ng recognition. While those things are nice, but what do you do if those things don't happen? Ang tinuturo dito, yung paggawa, Diyos ang nagbigay niyan. Nagkataon lang na may nakikita ka sa harap mo ng mga human bosses, human supervisors, human leaders, but actually, all work is God-ordained. And all our bosses, all our supervisors are also what? God-appointed overseers. Kung sa kanila pagiging human, napapabayaan nila tayo, hindi nababantayan, hindi natitingnan, hindi ibig sabihin, eh, hindi ka na rin nakikita ng Diyos who is the chief employer. Kasi sabi, huwag kang panghihinaan ng loob kung sa mga ginagawa mo, hindi ka nakakakita ng encouragement, hindi ka nakakakita ng recognition mula sa mga tao. Alam yan ang Diyos, at ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala. At marami po tayong natatanggap na gantimpala sa buhay, hindi natin napapansin, nakakatanggap na pala tayo kasi focus sa focus tayo sa pagrereklamo. Kaya, sinabi yan sa Biblia, paniwalaan, panindigan, ipamuhay. Whatever it is that you find, to do it well. Sabi ng 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Anong ibig sabihin nun? Umiinom ako, God be the glory, to God be the glory, ganun kaya yun? These are just examples, but what the Bible is saying, whatever you do, think that God can be pleased or displeased with what you do. That you can glorify God with whatever you do. Naghuhugas ka ng kotse, pwede mo namang gandahan, hindi mo ginandahan, hindi natuwa ang Diyos. Kasi God is God of excellence. Yung basahan mong ginamit, ang dumi-dumi pa, may mga buha-buhang yun, nagkagas-gas-gas-gas pa yung pintura ng kotse, lalong pumangit. So natuwa kaya ang Diyos noon. Naghugas ka na lang ng plato, may naiwan pa mga nakadikit na kaliskis. Natuwa kaya ang Diyos noon. So mo, pati ba naman yung kasali? Yes, sabi, whatever you do, eat or drink. Pinababa na nga yung level, pati eat or drink. Do all for the glory of God. Kakain ka, reklamo ka ng reklamo. Mga kapatid, isa pong very bad habit, pinipintasan mo ang pagkain habang kaharap mo. Tao lang eh, kaharap mo, pipintasan mo ba? Bakit ang pangit mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit ganyan ang panga mo? Diba, hindi mo naman sinasabi yan, kaharap mo yung tao, eh yung pagkain, kaharap mo, ano man maklaseng pagkain ito, wala ka kwenta-kwenta, ano man pagkain ito, ang tabang-tabang, alat-alat. Well, that may be true, and you think about it, it's not good to verbalize it. Dapat pag kinakain yung pagkain with thankfulness. Kasi pagkain yun eh, bigay yun ng Diyos. Subukan yung dumanas ng sobrang gutom, talagang magpapasalamat ka pag may kinakain ka. Yung may kinakain ka lang, salamat na. And what you can do, if you're responsible, no, for the lousy quality of this food, resolve
decide to do something that it will become better next time. Pero habang kaharap mo yung pagkain, huwag mong pintasan ang pintasan. Blessing yan eh. Isa sa mga very basic and very fundamental blessings of God, food. So how do you glorify God when you eat? Di, wow, ang sarap. Enjoy, ang sarap. Yung kasama mo, ginaganahan din habang kumakain ka. Hindi hanap ng mga ikalulungkot. And of course, etiquette also requires that when you eat, you talk about pleasant things. You glorify God by talking about pleasant things, nice things that make you feel good. Kasi pag mga pangit ang pinag-uusapan, mahirap lulunin ang pagkain at lalong mahirap tunawin. May kinalaman yung digestive system natin sa ating emotional state. Kapag nervous kayo, hindi kayo makakain. Pag galit na galit kayo, hindi kayo makakain. Anong kinalaman nun? Malaki. Kaya may pananagutan tayo sa ating sarili at sa ating mga kasalo na pagandahin yung atmosphere sa pagkain. Kaya kung meron lang kayo, kamatis lang yung ulam nyo, pero naka-formation, parang bulaklak. Di ba nakakagana? Kasi parang ibinunto na lang nabasahan dun yung mga kamatis. Kailangan pinapaganda. Kaya mga kapatid, maganda rin na meron tayong konting investment man lang sa magagandang plato. Magagandang kutsara, magagandang tinidor, na araw-araw naman sa buhay nyo, gagamitin nyo, ba't nyo naman titipirin yun? No? Hindi yung sa kinakainan nyo, tansan, sakit ng lata ng Vicks. Anong mangyayari sa ganong klaseng kainan? Lagi naman kayong kakain. So invest, glorify God. Make it nice, make it beautiful, make it pleasant. Kayo rin naman ang makikinabang nun. So we should be self-motivated. Wala nang dapat magsabi sa inyo, estudyante, mag-aral ka. Diba? Ang ganda nga ng word yan eh, mag-aaral. Kasi ibig sabihin, aral ka ng aral. Ganon din yun, estudiar. So, Spanish, estudyante, aral ng aral. So, pag ikaw, estudyante, tapos hindi ka pala aral, mali ka. Ano ka, trabahador? Ika, trabahador ka, trabaho ka ng trabaho, tapos tatamad-tamad ka. Bakit ka trabahador? Bakit ka worker? Bakit ka employee kung hindi mo naman sinusunod yung sinasabi ng employer? Dapat ang tao lumagay sa lugar. Yun lang katumbas at katugma tayo ng tawag sa atin, ang laki na ng ilulusog ng ating espiritu, emosyon at katawan nun. Pero yung mali-mali, employee ka pero hindi ka naman talaga sumusunod sa employer, estudyante ka, hindi ka nag-aaral. Ikaw ay housewife, lagi kang wala sa house. Diba? Wala kang ginagawa. Ikaw ay husband, ibig sabihin ay tagapag-alaga ng iyong wife, tapos hindi mo inaalagaan, bakit ka husband? Ikaw ay magulang, di ba? Ibig sabihin, may gulang ka na, meron ka ng maturity. Hindi ibig sabihin na yung makunat, ha, yung gulang, na ang gulang naman ito. Ang ganda-ganda ng pangalan. So, ano ba ako talaga? Secretary ako, di ba? So ano yung first word ng secret? Hindi chismosa, hindi daldalera, mga sekretarya. Kasi nga, secret. Sa Tagalog, kalihim. So yung mga daldalera, machismosang sekretarya, wala kayo sa lugar. Wala. Kaya nakikita natin yan, lumagay ka lang sa tawag sa'yo, gaganda ang mundo. Ano yun? Ikaw ay kapit-bahay. Ibig sabihin, kalapit-bahay. Kasi hindi mo kinakausap, ang layo-layo ng loob mo, anong malapit doon? So, ikaw ay kalapit-bahay. So, marami yan. Ikaw ay kaibigan. So, ang root word, ibig. Ika'y kaibig-ibig. Ika'y umiibig, no? At iniibig din ka, ika'y yung kaibigan. Tapos, traitor ka. Wala kang ginawa kundi magpabigat, mangutang, magpahirap ng buhay. Anong kaibig-ibig sa'yo nun? Kaya pwede mo sabihin, kaibigan ko siya. Diba siguro kaasaran? Itong amami kaasaran ko, diba? Ito yung buiset sa buhay siya. Pero kung ikaw ay kaibigan, kaibig-ibig ka dapat nun. Self-motivation yun eh. Hindi ka malang, ano ba ako? At mga kapatid, ito very important. Kung hindi nyo gusto ang tawag sa inyo, magpalit kayo ng ginagawa sa buhay. Ayaw mo halimbawa na accountant ka dahil talaga namang ayaw na ayaw mo ng balance sa buhay. Dahil mo pa ang sirkera, lagi ka dapat nagbabalance. No? Ayaw mo nun, di magpalit ka ng profesyon, pero kang patawag na accountant, gumawa ka ng paraan. Kailangan kasi kung ano yung pangalan, ganun ka. Nakita niyo sa Biblia, ang mga tao pag napapalitan ng kalagayan sa buhay, nagpapalit din ng pangalan. Kasi yung pangalan mo is a reflection of you. And it calls many powerful things concerning the meaning of that name. Eh kung baligtad ang kagustuhan mo, dapat may binabago ka dyan. Nobody has to tell you this. You've got to be self-motivated like the ant and self-regulated.
Estudyante ka, alam mong dapat may oras ka ng pag-aaral, pagre-review. Housewife ka, alam mong dapat may mga important schedule sa dapat nando ka sa house. Husband ka, alam mo dapat yung ibig mong sabihin. You regulate yourself. Hindi ka kailangan laging sabihan. Nagmumuni-muni ka, nag-iisip-isip, tama ba ang pinagagagawa ko sa buhay? At sabi, you glorify God by doing these things. In other words, godliness is not only the usual righteousness that we think about, but being like the ant, an exhibit of God's creation, an exhibit of God's orderliness, of self-motivation and self-regulation, that too is a form of worship. So, kung nagwa-worship man ang langgam, nagwa-worship siya. Kasi, kung paano siya nilikha ng Diyos, yun ang pinapapil niya sa buhay. Because God is a God of order. Ina-assignan ka ng gagawin, ina-assignan ka ng kalalagyan mo sa buhay. Although there is a wide berth in which you can move left to the right, up or down, within that bracket, but you have to have a definite and a general bracket where you belong. At kung tayo pumapapel ng dapat natin papilin, that too is worship. Hindi lang yung dadating ka ng ganitong oras, aalis ka ng ganung oras, may program, luluhod ka, tataas ang kamay mo, nag-worship ka. That is a worship service. That is a formal expression of worship. But when you behave according to your design, you glorify God. That is a very abstract and a very high level of worship. Like the ant, we have to learn to save, to store provisions. Sabi, it stores its provisions. Iniipon, iingatan ang mga kailangan sa buhay. May kasabihan tayo sa Tagalog, ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. Kailangan marunong ka to save the best for last. Marunong mag-impo. Kumita ako ng 100, itatago ko yung 10, itatago ko yung 15. Hindi laging ubos. So Genesis 41, 34 to 36, nakakita tayo na isang classic example of saving for the future. Nung napanaginipan ni Joseph ang mangyayari sa Egypto, pinayuhan niya yung Pharaoh. Let Pharaoh appoint commissioners over the land to take a fifth of the harvest of Egypt during the 7 years of abundance. So 20% ang savings. 5 years of abundance. 20 times 5 equals 100%. No? They should collect all the food of these good years that are coming and store up the grain under the authority of Pharaoh to be kept in the cities for food. This food should be held in reserve for the country to be used during the 7 years of famine that will come upon Egypt so that the country may not be ruined by the famine. Hindi po natin masyado sigurong ma-appreciate yung ganitong mga istorya kasi hindi na naman tayo nakakakita ng mga buong sibilisasyon, mga kabihastan, mga bansa na halos mabura sa mapa ng mundo dahil sa taggutom. Pero nung araw, uso yun. Mga lahing na uubos, empires that fall because of famine. Kaya pinahalagahan ni Pero yung payo na yon ni Joseph. Mag-ipon. Hindi ko mo ang dami-dami mong kinikita, gasta ka ng gasta. Sabi ng mga nag-aaral po ng consumer behavior, our tendency to spend is sometimes, in fact, is often influenced by our expectation of future income. So pagka ikaw ay nasa katanghali ang tapat ng iyong buhay, malakas kang kumita, madaling pumasok ang pera, ang lakas mong gumastos. Kasi nararanasan natin maubos man yan ngayon, meron uli akong kikitain sa next deal ko o sa next sweldo ko, may pera na naman ako. At madali ang taong malibang na akala niya laging ganun yon. Pero tatandaan natin, ang katanghali ang tapat ng buhay tulad ng tunay na tanghaling tapat, sandali lang. Pagkalampasan ng 12:05, nagsisimula ng lumubog ang araw ng iyong buhay. Nagsimula na yung 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, papalapit ka na sa dapit hapon. Wala ka nang aasahan pa na madadagdagan ng iyong lakas, lalong gagaling, kasi tapos na yung tanghaling tapat. So, ano ang tanghaling tapat ng buhay ng isang tao? If you're going to live to be 80, ang tanghaling tapat mo, 40. Kung magiging 90 ka, 45. Kung magiging 100 ka, edi 50. Eh kung mabuhay ka lang ng 60, edi 30.
Kailan ba yung katanghali ang tapat ng buhay ng tao? Hindi natin alam kasi hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Pero pwede nating maramdaman, kailan yung katanghali ang tapat? Yung you're in command of your body, you're in command of your emotion, you're strong, you can be where you want to be, and you can earn what you would like to earn or nearly what you'd like to earn. Tanghaling tapat yun. Summer ng buhay mo. Dapat yun ang panahon para mag-impok. Hindi rin natin masyadong na-appreciate yung summer na yan kasi halos summer naman araw-araw sa Pilipinas eh. Pero pagka doon galing ka sa mga bansa na yung summer talaga, tatlong buwan lang, at kumisan sa summer na yun, ilang araw lang sumisikat ang araw, pansin na pansin mo yung summer, ayaw mong palampasin yun. No? Kaya mahalaga, sabi mo, summer ko ngayon, hindi ko dapat ito palampasin. Dapat ang tao marunong mag-impok, marunong mag-save. Sabi sa Proverbs 13:11, dishonest money dwindles away, but he who gathers money little by little makes it grow. So, kailangan ng tao save, marunong. And hindi lang yan, save and work on time. Sabi, the ant gathers its food at harvest. Pagkatag-ani, bising-bisi ang mga langgam, alam nila na maiksi lang ang panahon na doon sa bukid, eh, may mga grains na ma-harvest, may mga grains na gigiikin, makukuha nila yung mga nalaglag, iipunan nila, busy sila. Kasi alam nila, sandali lang yun. Pag lumampas na yung panahon na yon, ang kasunod na nun, tag-ulan, tag-gutom, kung wala silang na-impok at naitabi, yung next summer na uli ang kanilang pag-asa, if they would survive to be there when the next summer comes. So, harvest when there is food. Harvest when there is good weather. Sabi ng Ecclesiastes 3:1, for there is time for everything and a season for every activity under heaven. So, save when and while you earn. While there is something to save. Yung mga kabataan ngayon, yung nakakakuha ng mga trabaho, magaganda ang bayad, ubos-ubos ang pera. Sa mga magagandang gadgets, sa mga cellphone na buwan-buwan may bago na naman, luma na naman yun sa'yo. Sa mga computers na halos every 3 months may bago na naman. Inuubos ang mga pera, kakatatambay sa mga kapihan na nakakasikmura naman sa asim ang mga kape. Kailangan talagang professional ang pagpapanggap mo na na-enjoy mo ang mga kape na ito. Ano? Samtang talagang sinisikmura ka talaga, ang gusto mo kainin, kanin. Pero pagpapasosyal mo, kung ano-ano mga frap-frap ang mga ipinagpapapasok mo sa yung sikmura. No? Puro gastos ang inuubos ngayon ng mga young people. Ah. No? Walang nasisave. There is a very, very alarming study of the banks. No? Na as soon as these young people are able to open mga credit cards and credit lines, utang ng utang, tapos ang tagal ng bayaran. Gasta ng gasta, tapos ang babayari lang yung minimum. Alam niyo, pag nagbayad ka sa credit card ng minimum amount, yung hindi nyo binayaran, next month, may patong na. Nagpapatong-patong na, lulubog ka na ng lulubog. So, mga young people, especially mga young professionals, the time to save is now, not later. Especially when you're earning at the peak of your capacity. Mga young people, siguro hindi ko na-addressan yung sobrang mga medyo above 70 na, no? Dahil, ang talagang, kung kailan ka bibili ng insurance, pag 70 ka na, ang mahal-mahal na ng premium, ayaw ka nang patulan ng insurance company. Diba? Yung pwera ka na, ayaw ka na insure. So, kailan ka bibili dapat ng insurance when you're young? Mura pa, maliit pa yung premium. Kasabay mo na tumatanda yung iyong insurance, meron kang mapapala. Do this. Kukuha kayo ng mga bagay na i-investan while you're young. Huwag na tayong magpaka-profound. Let's be simple. Magtatanim kayo, halimbawa, ng nyog. Kailan nyo itatanim? Pag 80 na kayo? Anong aabutan nyo doon? Kailangan ang bata-bata mo na, tinanim mo na. Lumalaki ka, lumalaki rin siya. Makaka-ani ka pa habang buhay ka. At mahaba ang panahon ng pag-ani mo dahil ang aga mong tinanim. Ano man yung itatanim nyo sa buhay, agahan. Be it relationships. Makikipagkaibigan ka, maaga pa lang makipagkaibigan ka na. Elementary, high school, college. Kasi para may kaibigan ka na agad. Alam nga naman kung kailan ka pa nakaratay sa ospital, doon ka pa lang magsisimula makipagkaibigan para may dumalaw sa'yo. Meron mo naman friendship na nagsimula sa dalawan.
kailangan meron kayong mga kasiyahan, meron kayong mga ginagawa together para dumating yung panahon ng mga tag-ulan, dumadamay sa'yo. Kasi may tanim na eh. May pinagsamahan na kayo. Kaya isa sa mga mahalagang ginagawa ng young people, especially in college and high school, is to make friends. That's why I do not encourage young people to be very competitive. If you're a natural and you really become first honor, do it. Pero kung kailangan mong awayin lahat yung eskwela mo, makipag-compete ka left and right para ka lang maging first honor, eh pagtanda mo, may kaibigan ka ba? Yan ang importante, may karamay ka sa buhay. Ang daming bagyo ng buhay, ang daming dumadating na sakit, kahirapan, lindol, peste, nag-aasawa ka, ang ganda-ganda ng kasalan niyo, tapos iniwang ka. Sino ngayon ang karamay mo sa buhay? Kailangan may makaibigan ka. And it's one of the most important investments that people have to make while young. While you can continue to make new friends, even though you're already mature, you're already a senior person, pero iba yung may pinagsamahan. Kaya napaka-importante that you don't lose old friends. Because you cannot make old friends, but you can lose them. Pwede bang, o kunwari, nakilala kita ngayon, o old friends tayo, kilala na kita 40 years ago, meron bang ganun? You cannot. Kaya mahalaga yung mga kaibigan natin yung nun pa, walang pwedeng kapalit yun. Well, you can make new friends, you cannot invent old friendships from a new acquaintance. Kailangang investan mo yan ng panahon. Isipin mo yung invest na time na ibigay mo sa isang tao, kaibigan mo siya noon, gumagawa kayo mga homework, sinasamahan mo siya kung saan-saan, tapos mag-aaway lang kayo ang liit-liit na bagay, pareho lang yung nagustuhan nyo na tao, eh pareho naman kayong ayaw ng tao na yun, nag-aaway pa kayo, sayang lang, di ba? So, ewan ko kung naiisip nyo ito mga kapatid, kung meron kayong mga kaibigan na kaaway nyo ngayon, ang tagal yung kaibigan, bakit? Sayang. Kahit na dati mong boyfriend o girlfriend, eh, ang tagal ng pinagsamahan ninyo, bilangan kayo ng pera bago kayo mag-frap. Kano pera mo dyan? May bilangan kayo. Tapos mamaya, nag-away lang kayo, eh, para na kayo maglabang mortal. Sayang ang pinagsamahan. Kasi hindi ka na uli makaka-invento ng ganong tao in the future. Eh. Hindi na babalik yung panahon. Ang dami nating investment na sinasayang. Nagtanim ka ng nagtanim, nung lumaki, pintay mo lang. Ganun ang ginagawa natin pag nakikipag-away tayo sa ating mga kaibigan. Pag nakikipagkasira tayo sa ating mga pinsan, sa ating mga kapatid, ganun ang ginagawa mo, sinayang mo ang lahat ng investment na pinagsamahan ninyo noong nakaraan. Remember, 6 days you shall labor, and on the 7th you will rest. Ibig sabihin din yan, sige, gumawa ka ng gumawa ng maraming friendships. Later on, these friendships can give you the rest that you need. So you have to invest even in that. At ang isa pa natin pwedeng matutunan sa langgam, is to observe, to be observant, to watch. Alam nung langgam kung panahon na ng tag-ani. Alam niya kung malapit na ang panahon ng bagyo at tag-ulan. So do good at the right time. Kailangan na sa tamang panahon. Proverbs 10:5, he who gathers crops in summer is a wise son, but he who sleeps during harvest is a disgraceful son. Alam niyo po ba kung bakit June ang ating pasukan? Kung bakit bakasyon ng Marso, Abril, Mayo? June ang pasukan kasi para makatulong ang mga bata sa pagtatanim. We used to be a very, very agricultural country and up to now we are. So, i-consider yan noon nung gumagawa ng schedule ng school calendar na ang mga bata makatulong sa kanilang mga magulang pagbakasyon. So, magbubukid yan, mag-aararo, ihahanda ang mga bukid bago magtaniman. Pag ulan ng Mayo at first weeks of June, taniman na, makakatulong pa sa estudyante. So, alam niyo mga estudyante, ibig sabihin ng bakasyon? Hindi mall araw-araw, hindi pahinga, hindi gastos, hindi beach. Tumulong sa magulang, yun ang ibig sabihin ng bakasyon. Kaya may bakasyon uli ng Disyembre, kasi anihan ang palay yan eh. Nobyembre, Disyembre, anihan. Hindi puro pagpapasarap ang ginagawa ng mga estudyante pagbakasyon. Lalong-lalo ang mga magulang naman ninyo, hirap sa buhay, talaga nagsisikap lang kayo para kayo pag-aralin. Kailangan yung mga bakasyon na yan, eh, tumutulong. Well, yes, you know, have a nice youth and have a vacation once in a while, maligo kayo sa mga irrigasyon at mga kung ano. Pero ang point is, kahit mag-amoy fertilizer kayo pag-ahon ninyo, no? Pero mas marami doon itinutulong sa magulang. Ang tunay na bakasyon ninyo, kung kayo kumikita na, marami na kayong pera at naimpok, magbabakasyon kayo, 12 araw sa Europe, daladala nyo yung nanay nyo, yun ang bakasyon. 6 days you shall labor, and on the 7th, you will rest. There is great wisdom in that.
Kasi pag inuna din natin yung trabaho, inuna natin yung pagkita at pagtitiis, pagsisika, pagtsatsaga, kakaroon tayo ng good character. Pag laki ka sa layaw, laki ka sa sarap, usually, manhid ka eh. Hindi mo nararamdaman yung hirap ng iba, puro ka na lang, give me, give me, give me, kaya masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak, sabi nitong si Balagtas. Pag nauna yung hirap, natural law will tell you na ang kasunod, sarap. Ngayon, ang tatanong nyo, bakit naman yung mga kilala kong tao, hirap na mula, simula hanggang namatay? Diba? Meron ganun eh. Kasi hindi ka lang dapat hirap, dapat matalino ka rin. You should not work so hard when you can work smart. Yung pinaghihirapan mo, alam mo naman ang liit-liit ng kikitain mo buong buhay, kailangan mag-invento ka na ibang hanap buhay. Alam nyo po, ang kahirapan, kailangang takasan. Ang kahirapan, kailangang itakwil. Ang kahirapan, kailangang itapon, talikuran, kailangang lampasan. Ngayon, ang mananatili lang mahirap, eh yung tinanggap na yung hirap. Na ganyan talaga, anak, may awa ang Diyos. Yung ganyan talaga, anak, konting tiis. Ganyan talaga ang buhay. Huwag niyo sasabihin, ganyan talaga ang buhay. Dapat niyo tanong, ba't ganyan? Ibahin natin. Diba? Huwag natin dapat sinasabing, wala tayong magagawa. Bakit tayo wala magagawa? We were created in God's image. So yung walang mararating, yung laging wala tayong magagawa, ganyan lang talaga yan, yun. Nakita niyo yung mga taong nakataka sa hirap? Nagpasya yun. Merong point, a clear point in their lives when they said, I don't want to be like this. Yung mga tao na lumaki sa mga pamilyang sobrang hirap, siksikan, halos walang makain. Alam niyo yung mga umasenso doon? Yung bata pa lang, alam na niya, ayokong maging ganito forever. Ayokong tumanda ng ganito. Yung mga hindi nila nagustuhan kung paano sila pinalaki ng magulang, magpapasyang, hindi ko papalakihin ang anak ko ng ganito. Dun, nangyayari ang pagbabago. Kaya sinasabi nga natin, dapat self-motivated ka eh. Hindi kayang ituro sa'yo ng paaralan na magkaroon ng ambisyon. Kailangan ikaw ang mag-isip ng ganung mga bagay. So, do good at the right time. Huwag tatamad-tamad. Kung ang mga magulang nyo may negosyo, dapat tumutulong kayo dyan. Alam nyo kung paano kinikita yung pera. Meron kayong matututunan dyan. So, tayo naman mga magulang, hindi natin dapat sobrang pinoprotect ang mga anak natin sa hirap, nagiging sobrang sensitive. No? Munting alalahan eh, mamalaking dala, dibdib palibhasay, di gawang magbata. Ay buhay sa mundo'y sa isang kisat mata, ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. Sabi na naman ni Balagtas. Ang daming pwede maging tragedy at any moment. So ang tao dapat handa, matibay ang loob. At paano tumitibay ang loob? Practice. Pinapractice. Hindi laging ibinibigay ang gusto, hindi laging pinapagaan ang buhay, hindi laging pinapasarap. Nakita niyo si Jose Rizal, ayon sa kanyang biography noon, na ayaw niya magsuot ng hindi silk. Kasi masarap nga naman yung sutla, yung seda sa katawan, napalo siya ni Doña Teodora dahil pinagsusuot siya ng sinamay. Alam niyo naman sinamay, hindi ko alam kung alam niyo yung tela na yan. Pagsuot mo siya para kanyang kinakamot, makate. Pero kailangan talaga isuot mo siya dahil nang masanay ka na hindi naman lagi nakasilk ang tao, hindi laging masarap ang buhay. Kaya kahit kaya natin magpakain ng mga anak natin araw-araw masarap, kailangan may practice. Kakain din ng mga leftover, kakain ng walang kwentang masyado para ma-appreciate niya yung days na may masarap. Sa ating bahay, dapat may mga araw na ay simple talaga yung pagkain. May araw naman na medyo festive para nakikita ng mga bata pagkakaiba. Yung mga nakikita yung advertisement sa TV, kung ano-ano trick ang ginagawa sa bata para pakainin, ako, madaling pakainin yan. May mga anak ba kayo, mga pamangkin na ayaw kumain? Gutumin ninyo. Nako, gutumin niyo talaga. Talagang halos mamutla siya, lumuwa ang mata niya sa gutom. Makita niyo, kahit ang ihain niyo, chinelas, kakainin yan eh. Kaya hindi kumakain, laging bundat, laging busog. Diba? Gutumin niyo yung mga batang yan. Kaya yung mga magulang, yung mga generation namin, appreciative sa food eh. No? Kasi, kumisan, walo kayong magkakapatid, di isa yung bangos. Diba? Hilong-hilo na yung bangos, hila dito, hila doon, hila. Bilis mong kumain, syempre, diba? Ubusan ka. Eh, yung isang anak ngayon, uso yun, nas andyan lagi yung pagkain. Aso man, mga kapatid, pinapakain mo yung aso, kung meron kang alagang aso, dalawang beses lang dapat yun eh, umaga at gabi.
pakakainin mo 10 minutes. After 10 minutes, ubos o hindi, kunin mo yung pagkain. Magugutom ngayon niya maghapon. Next time nagpakain ka, ang bilis niyang kumain, ubos agad. Eh, pero pag nakatiwangwang yung pagkain mo doon, hanggang nilangaw na, nilanggam na, hindi kakainin agad dahil kahit anong oras balikan, meron eh. And that's what our kids should learn. They should be exposed to a little deprivation so that they'll appreciate blessings. So be observant. Do good at the right time. Bad times can come. Lean days can come. Inability, disability can come. Hindi na tayo nakakatiyak. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Hindi pwedeng ipagmalaki ang bukas. Malakas ka ngayon, malakas kang kumita. This carpet under your feet could be dragged by some force and you will fall on the floor. Wala ka na. Sa isang kisap mata, great fortunes can be lost. Sa isang aksidente, great health can be destroyed. Hindi tayo nakakatiyak. Hindi ko sinasabi para takutin tayo. Dapat alam natin kasi pwede mangyari. So dapat may paghahanda tayong ginagawa. Katulad ng alam natin buhay, halimbawa ng napakarami mga artista, na sa kasikatan nila talagang parang they spend like there's no tomorrow. Kasi ang lakas kumita. Tapos biglang mamaya, kumukonti na yung offer sa kanila, lumiliit na yung talent fee. Too late. Hindi ka na makarecover. Kaya dapat kung malakas ang kita mo, doon ka lalo matalino. Hindi yung lagi kang maraming gastos, laging maraming mga unnecessary things. Because you don't know what a day may bring forth. Marami rin dapat tayong investments. Hindi mo alam kasi kung ano magkiklik. If you have a little investment here or there, diba? Katulad lang nung napakarami na mga magulang na nagbilihan niyang mga insurance na yan ng educational insurance. Tapos, ma-1, 2, 3 ka. Kung kaya mo, mas maganda bumili kang 2, 3 kung kaya, no? Kasi hindi mo alam kung alin dyan yung bigla magsasara pagka mag-i-enroll na yung anak mo. Kailangan marami kang tinataniman, mga tao, itutulungan mo, ginagawan mo ng mabuti, hindi mo naman alam kung sino magsusukli sa'yo ng kabutihan dyan. Ecclesiastes 11:12 says that, give portions to 7, yes to 8, for you do not know what disaster may come upon the land. In other words, damihan mong tanim mo, hindi mo alam kung ilan ang tutubo dyan eh. Hindi pwedeng isa lang yung itinanim mo eh, kung nawala yan. Kailangan marami kang ginagawa, marami kang ibinubuksan na pinto na pwedeng pasukan ng pagpapala patungo sa'yo. We should work, we should save when we are able, when goods are available. So ang tanong lang, are you working? Are you saving? Are you planting to harvest tomorrow? Marami po sa atin, ang mga magulang natin, walang savings. Marami kasi sa mga magulang natin, hindi naman talaga sila mayaman, wala silang surplus para mag-save. At hindi lang yon, karamihan sa mga magulang natin, inubos ang lahat sa atin. Inubos ang kanilang lakas, inubos ang kanilang kinita, inubos ang panahon sa atin. Hindi na sila ang dapat nating sabihan ngayon na mag-save. Medyo huli na yon para sa kanila. Dapat tayo ngayong magsikap ng doble para sila ay suportahan at makapag-save tayo para sa sarili nating future. Mga magulang ngayon, ang laki ng pagbabago ng takbo ng buhay. Walang panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan tulad ng sa atin na ang bilis-bilis ng pagbabago ng lahat. Sa ating panahon natin na simulang magkaroon ng telepono hanggang cellphone. Marami siguro sa inyo, naranasan nyo, lalo taga-probinsya, tatawag kayo, pupunta pa kayo sa bayan, magta-tricycle pa kayo, pupunta pa kayo doon sa telephone office, ang dami-dami nyo doon, parang ospital. Tapos mag-a-apply ka pa, tatawag ka, ibibigay mo yung number. Pag tinawag ka, papasok ka doon sa parang malaking aparador. At ang operator, nakikialam sa usapan ninyo, no? Nung kaaway mong asawa. Tapos, ang haba ng istorya. Ngayon, kahit nakahiga ka, sa cellphone ka. In one generation. Sa generation natin, nakita yung fax na yan. Hanggang ngayon, nagtataka ako, bakit lumalabas yung mga papel na to dito, no? Bakit? Kataka-taka. Sa generation natin, napakaraming mga pangyayari. Hindi natin alam kung ano magiging resulta niyan sa mga bata ngayon. Anong ibig ko sabihin? Hindi tayo nakakatiyak na aalagaan tayo na ating mga apo. Hindi tayo nakakatiyak na mga anak natin na nandyan. Kumisa nga, 10 anak ko nasa abroad lahat eh. Wala rin. Diba?
ang ibig ko sabihin, dinadalangin natin ang mga anak natin will be very supportive like we are to our parents and like our parents are grandparents. But so much change is happening in the human mind this generation that you are not sure. So you've got to save for yourself. Hindi mo pwedeng iasa sa goodwill ng iyong manugang na hanggang hindi mo pa namimit kung aalaga ang kanya kung bigla ka nabagok at nahulog sa hagdan o tatawag siya ng garbage collection at ipakuha ka. Hindi mo alam yun. Hindi tayo nakakatiyak. Ang laki ng pagbabago ng panahon. So dapat, mas sinesecure man sarili mo. So this generation is challenged like no other generation had been challenged. Ang masasabi ko na lang, ang mga magulang natin na too late na para pagsabihan yung mga savings-savings na yan, itaguyod natin sila. Lalo't lalo, alam nating inubos nila ang lakas nila para sa atin. That's why you have to earn more and be more creative and more fruitful because you are supporting your parents and you have to save something for yourself while you are actually raising children. But all of that can be done. Time management, skill, and sacrifice. Just don't grow old only hoping that people would be kind to you with nothing in your pocket. Kailangan paghandaan yon. Malaki ang pagbabago ng mundo. The time to invest is while you are young. Habang kaya pa. Invest in talent, in capacity, in goods. Save. Plant. Invest goodness early on. Invest righteousness and godliness. Kahit yung paggawa ng mabuti sa kapwa, alam naman natin, human nature yan. Ang tao, kadalasan, hindi lagi, pero kadalasan, nagsusukli ng kagandahan sa kagandahan niyang tinanggap. Nagsusukli ng kabutihan sa kabutihang tinanggap. So, ganun din yun. Habang bata pa tayo, gumawa ng maraming mabuti sa kapwa. Para habang tumatagal ang panahon, kung gusto nila tayong suklian, nandun pa tayo para tanggapin yung mga sukli na yun. Do good while you can. Don't let a day pass without doing good. Because that is planting. God in the Bible says, when you plant, you will harvest. So it is very, very important to remember about these things. Learn from the ant. Panginoong Diyos, salamat na maging salanggam. Pwede kaming matuto. Pati sila, binigyan nyo ng karunungan na pwedeng pakinabangan ng tao. Bigyan nyo kami ng matang bukas, isip na mayaman at matalas para maunawaan kung ano talaga ang mensahe nyo para sa bawat isa sa amin ngayon. Magbulay-bulay tayo mga kapatid tulad ng lagi nating ginagawa. Hanapan natin ang personal na application ng lahat ng ito. Ano ang kinalaman nito sa buhay nyo mismo? Meron ba tayong mga dapat itanim? Itanim na. Meron ba tayong dapat ipunin? Ipunin. At hindi lang yon. Yung mga nagtanim sa atin, nag-alaga, nagpa-aral, gumawa ng mabuti, meron ba naman silang inaani sa atin? Kailangan suklian natin sila. Mag-isip-isip tayo. Panginoon, turuan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng napakahalagang mga practical na lesson. Mabao namin pa uwi at habang buhay namin, pakinabangan. Be alone with the Lord for a while.